Pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halika kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon sa templo ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay ng pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lusod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel
upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping ang poon niya'y idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpapalain, pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi mo'y ito. Ang kapayapaan laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng Poong ating Diyos, ang aking dalangin umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis, siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit, sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin. Gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. Sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel nanggat nitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari nyo ba munang tingnan ang inyong mga katabi at sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. Nakahanda ka bang tumulong kahit sa mga hindi mo naman talaga kaano-ano? Nakahanda ka bang magsakripiso
kahit sa mga hindi mo kamag-anak? Nakahanda ka bang magbigay sa mga taong tila hindi naman kayang magsukli sa iyong ibinigay? Alam ninyo, napakadaling magbigay ng tulong sa mga kaibigan natin na naandyan sa tabi natin. Napakadali sa atin na mag-abot ng tulong sa mga taong mabait sa atin o sa mga taong napapakinabangan natin. Madaling magsakripisyo sa mga taong handa rin magsakripisyo para sa iyo. Pero hindi ito ang hinihingi sa atin. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang kapitano, ang senturyon, at kung ano ang ginawa niya sa kanyang alipin. Ang isang kapitano, isang senturyon, ay isang Roman officer in command sa 100 sundalo. At ang mga alipin noong panahon ni Jesus ay wala naman talagang kalayaan o karapatan. Ang isang alipin ay nakadepende lang sa kung ano ang gagawin sa kanila ng kanilang mga amo. They are seen not as a person but as objects at the disposal of their masters. Ngunit, kakaiba at kahanga-hanga ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Narinig natin kung gaano pinahahalagahan ng senturyon ang kanyang alipin. Sapagkat hindi siya basta alipin. Sa halaga na ipinakita ng senturyon, siya ay isang tao, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, kahit na hindi kadugo, kahit na walang halaga sa mata ng ibang tao, para sa senturyon, may halaga siya. Nagmamalasakit siya. Kaya gumawa siya ng paraan upang gumaling ang kanyang alipin. At sa paggawa niya ng paraan, makikita natin kung paanong lumapit siya kay Jesus. Oo, may posisyon siya. Oo, makapangyarihan ng senturyon sapagkat mataas ang kanyang estado sa buhay. Oo, at kaya niya mag-utos. Ngunit hindi niya ginamit ang kanyang posisyon o kapangyarihan. Nagpakababa siyang lumapit kay Jesus. Kasi kung tutuusin, sa dami ng kanyang mga sundalo, sa dami ng kanyang mga alipin, pwede naman niyang iutos na lang ang paglapit kay Jesus para sa pagpapagaling ng kanyang isang alipin. Pwede naman niyang gamitin ang kanyang posisyon upang maabisuhan si Jesus sa kanyang nais. Ngunit, personal na lumapit ang senturyon kay Jesus. Personal siyang humiling kay Jesus. Nabatid ni Jesus ang laman ng kanyang puso. Nadinig ni Jesus ang kabutihan ng kanyang intensyon. Nakita ni Jesus ang pananampalataya ng senturyon. Kaya nga, noong sinabi ni Jesus na pupuntahan niya ang alipin ng senturyon, ipinahayag ng senturyon ang kanyang pagiging hindi karapat-dapat sa pagtanggap kay Jesus. Naniniwala ang isang senturyon na isang salita lang ni Jesus, gagaling na ang kanyang alipin. Sapagkat ang kanyang pananampalataya kay Jesus, ang kanyang buong tiwala kay Jesus na makapagpapagaling sa may sakit ay lubos at buo. Na isang salita lang ni Jesus, ito ay nakagagaling na. Isang wika lang ni Jesus, mapangyayari na ang lahat. Napakatibay ng pananampalataya ng senturyon. Buong-buo ang tiwala kay Jesus. Mga kapatid, hindi kailangan ng katanyagan
kapangyarihan at kayamanan sa paglapit kay Jesus. Ang kailangan lang ay pananampalataya. Ang kailangan lang ay tiwala kay Jesus. Marami tayong mga hinaing sa buhay. Napakarami nating mga pinapasa na problema. Napakarami nating mga iniisip. Nawa, tulad ng senturyon, mailapit natin ito sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ilapit natin ito kay Jesus. Magpakumbaba tayong hingin sa Kanya ang kagalingan at kapanatagan sa buhay. Ngunit, magandang paalala din sa bawat isa sa atin, huwag puro sarili ang isipin. Matuto din tayong ilapit ang ating kapwa kay Jesus. Matuto din nawa tayong dalhin ang kahilingan at kagalingan ng ating kapwa palapit kay Jesus. Huwag puro sarili. Huwag puro ako, ako, ako at ako. Alalahanin mo din ang iyong kapwa. Ang iyong kapwa na nangangailangan ng iyong tulong at panalangin. Ang iyong kapwa na kapos at naghihikahos. Mailapit mo din sila kay Jesus. Maalala mo din sila na banggitin kay Jesus. Sapagkat ang pananampalataya, kahit na anong sukat, ilapit mo kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, ito ang hamon sa atin ngayong araw na ito. Nawa, maalala mo din ang iyong kapwa na mailapit kay Jesus. Nawa, magpakumbaba at buong tiwala nating banggitin sa pangalan ni Jesus ang ating mga nangangailangang kababayan, lalo na ang mga biktima ng kalamidad, ang mga biktima ng karahasan, ang mga may sakit nating kapatid na nasa ospital, ang mga nagdurusang nakabilanggo, ang mga bata at matatanda na walang kumakalinga. Maramdaman nawa nila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Maramdaman nawa nila ang ating panalangin at pagtulong. Buhayin natin ang ating pananampalataya sa pagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan nating kapatid. At sa huli, masambit din nawa natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Sa isang salita mo lamang, mapangyayari mo na ang lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ang buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbunga ng kapakinabangan para sa atin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Panalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi
at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating na mayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa, habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang anak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namin tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Amang San Benito at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan."
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay aliwin, puso namin ay papag-alabin ng pag-ibig mong di magmamaniw. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay alimin, puso namin ay papag-alabit ng pag-ibig mong di magmamaniw. Halina, Jesus, at iyong tingapi, kaming sa iyo'y dumadalangin. Kalumbayan ng mundo'y pawiin, niyaring ligayang di magmamaniw. Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay alibin, puso namin ay papakalabin ng pag-ibig mong di magmamaniw.
saka panguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga. Ang pagsikat mo'y wag nang maantala. Halina Jesus sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay aliwin. Puso namin ay papakalamin ng pag-ibig mong di magmamanin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na December 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na karindaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection bukas, December 3, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Sa mga umaasa kay Jesus, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Joseph Don Saldivar, formator ng San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming pagdalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtamnawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo
na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin.